Impeksyon sa dugo dahil umano sa maling pagturok ng dextrose ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang ginang sa kamay ng umano'y pagitong nurse sa isang pribadong ospital. Pero hindi lang umano ito ang nangyari sa ginang, kaya ang kanyang asawa agad na lumapit po sa programa para magparesponde. Ang aming ginawang investigasyon, panuorin po natin. Sa pagpasok ng bagong taon, isang panibagong kaso ng medical malpractice ang isisiwalat ng ating programa. Matapos na magtungo sa ating himpilan ng mga biktima upang idulog ang nangyari sa ilaw ng kanilang tahanan, personal natin silang binisita sa kanilang tahanan sa Bulacan upang alamin ang buong detalye sa pagkamatay ni Ana. Kwento na mag-amang Erickson at Eric, dinala sa ospital si Ana dahil sa sakit na kanser. Noong September 22, nag-leave kami pareho para magpa-check up si Missy sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ngayon, nung makita ni doktor na mababa yung platelet niya, nagdesisyon itong si doktora na i-confine si Mrs. After ng one day, chineck up siya at tines yung kanyang dugo dun sa kanyang bone marrow. So, lumabas na meron siyang bone marrow cancer. Nagdesisyon ang mga doktor na magkaroon ng chemotherapy. First time namin malaman na bone marrow cancer siya. Kasi nung 2021, ano na rin siya sa breast cancer siya eh. Pero naka-survive siya. Naka-survive na siya. Doon sa 12 session na napag-desisyon na nila, every week yon. Habang kami naka-admit doon, siguro mga 2 weeks, naka-2 session din kami ng chemotherapy. So ang usapan ng doktor at namin na bibigyan na kami ng clearance para makalabas after 2 weeks mahigit. Thank you sa flowers, thank you sa fruits. Ang inakala nilang mapayapa nilang paglabas, ang siyang simula pala ng mas malaking problema. Sabi ni Mrs., pakilinis mo yung aking kamay kasi may maliit na sugat. Nung abang nililinis ng nurse ay natanggal niya yung IV. Nagdesisyon si nurse na lagyan uli ng bago dito sa may gawing gitna ng kamay. Dahil nga itong left ni Mrs., hindi na pwedeng saksakan ng IV dahil nga breast cancer siya. Tinanggal po yung left side po nung sa breast niya. So, para nakat na po yung mga artillery po. Ayun. Nung kabitan ng bago, kaharap ako eh. Sinaksakan niya, tinapatan pa ng parang, hindi ko alam kung anong tawag nila dun sa machine na yon, ilaw na makikita yung mga ugat. Pero nung pagsaksak niya, hindi tumama talaga sa ugat eh. Tsaka mababaw na mababaw. Nakita ko nga may lumabas pang konting fluid dun sa ano. Kaya nung tanggalin niya yon, medyo namagana eh, agad eh. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya doon sa unit niya. Tumawag siya nung isang nurse pa nakasama niya. Kaya nga nung pagdating nung lalaking nurse, nagulat siya, ano yun? Bakit? Ano nangyari? Ba't namaga agad? Dito na sinaksakan kasi wala, medyo namagana ng konti. Kaya dito siya nakakuha ng ugat. Nung itest yung dugo ni Mrs. at kinulture, lumabas na mayroong infection sa dugo. Napag-alaman din nila na bago lamang sa trabaho ang naturang nurse. Tinatanong kasi namin yung mga nurse doon eh, kung matagal na sila. Kadalasan ay wala pang isang taon. May mga dalawang taon pero karaniwan ay wala pang isang taon. Nakipag-usap nga ako doon sa unit. Sabi ng isang nurse doon na yung po ikang kaso ng misis nyo ay masyadong sensitive. Kaya ang sagot ko sa kanya, ganun palang alam yung sensitibo yung sakit ni misis. Bakit hinayaan nyo na yung baguhang nurse ang magsaksak? Mayroon kayong tinatawag na ano eh, na expert eh. Bakit hindi yun ang inassign para magsaksak ng IV? Hindi siya naka-imik. Dahil sa insidenteng ito, agad nilang inireklamo sa pamunuan ng ospital ang nangyari sa kanyang asawa. Bago kami i-discharge, niremind ko sa kanila yung reklamo namin tungkol dun sa kamay. Na na-infection yung pinaka-head nurse, ang sabi daw sa itaas, gawa na lang kami ng letter para bigyan kami ng general discount. Ngayon sabi ko, nagreklamo ko, bakit general discount?
Yung sabi naman ni patient experience, sir, kahit po kayo naka-discharge, ireklamo ninyo, naka-elevate pa rin po sa taas. Kung ano man po yung magiging decision nila, itatawag po namin. Bagamat nakalabas na sila ng ospital, isang panibagong problema naman ang lumitaw. Kinabukasan, nagising din na maaga, kumain lang ng almusal ng alas 6 para makainom ng gamot. Tapos maya-maya, sumama na yung pakiramdam niya. Kaya nagdesisyon kami na dalhin uli siya sa St. Luke's. Pagdating namin doon sa St. Luke's, sa ER, sinabi ko na si Mrs. ay kalalabas lang, na dapat sana ay diniretso na sa room. Dahil kahapon lang lahat ng test ginawa. Ang pinagtataka namin, ang sinabi ng doktor nung mag-conference kami, wala daw room. Eh nung pagpunta namin doon sa 6th floor, pinapili pa kayo. Pinapili pa kami nung nurse. At sa halip na umayos, mas lalo pang lumala ang kondisyon ng kanyang asawa. Naka-maximum na po yung oxygen, naka-100% na po. Pero hinihingal pa rin po siya. Kaya pinag-decide po kami na tubuhan na po. Kasi kung hindi raw po tutubuhan, mapapagod daw po yung puso niya at yung baga niya. Bibigay po. Pumayag naman po siya. Tapos bago po siya tubuhan. O bago siya tubuhan, kinausap ako. Sabi niya, Daddy, huwag kang pumayag na ganito lang yan. Kasi nakita niya talaga yung kapabayan. At ang umano'y kapabayaan ng ospital at ng ilang nurse ay naulit muli. May isang araw po doon na na-assign po yung Nurse JR po pangalan niya. Pagpasok po namin sa room, naglalawa po yung yelo, pati po yung tubig. Kasi yung yelo po na yun, pinapahid po sa pag nagda-dry po yung lips ni Man. Tapos pawis na pawis po siya, tapos pati po yung likod basang-basa ng pawis. Sinulat niya yung salitang nurse . Sabi ko, pinababayaan ka ba ng nurse? Tumango siya na oo. Tapos sabi ko, pupuntahan ko yung nurse niya, kagagalitan ko. Inawakan niya ako sa kamay, pinigil niya ako. Siguro, matakot si Mrs. dahil baka mamaya hindi ako alagaan ito. Kaya ginawa ko, kinausap ko yung head nung na huwag na i-assign uli yun, yung nurse na yun. Meron na po siyang strap, nilagay po niya siyang strap dito para hindi na po siya makagalaw. Kasi nag-agitate po si mami. Dahil po sa nurse po yun, mula po na yun. Mula first hanggang third week, maganda pa yung niya. Tapos nung na-assign sa kanya yun, nag-agitate na po siya. Parang may gusto po siyang sabihin, pero di niya po masabi kasi nga nakatubo. Na-assign uli yung JR na yun? Last week na po yun, bago mamatay po si Mami. Tapos, nung dumalaw po kami nung kinagabihan, nakatanggal po yung strap sa sa kamay niya. Tapos, sinisipa po si Daddy. Nung pagpasok po namin sa ICU, sabi niya, sir, kayo po ba yung nagtanggal ng strap ni Mrs. niyo po? Yung JR po yung nurse po. Sabi ko, bakit po gagawin yun? Alam ko namang hindi dapat tanggalin yun. Pagpasok po namin, puro dugo po yung mula po dito. Tapos tumutulo po sa unan niya sa likod. Nagkaroon na ng internal tapos, bleeding. Tapos wala na po siyang response. Nakoma na po siya. At nitong nagdaang Ados ng Disyembre, tuluyan ang pumanaw si Ana. At ang kanilang bills sa ospital, lumobo ng halos 5 milyong piso. Inipit po yung death certificate. Nasa kanila po yung original. 4.8 yung naiwan namin doon. Kahit doon sa makukuha ni Mrs., kulang na kulang yun. Hanggang ngayon, ay wala pa rin umanong malinaw na sagot ang pamunuan ng ospital. Kaugnay sa inireklamo nilang kapabayaan ng ilang nurse. Before mamatay si Mrs., nagharap-harap kami. Hindi ko alam kung vice president siya, yung babae. Tapos yung head nung nurse nung sa fifth floor, kung saan nangyari yung Tapos yung head ng patient experience. Relation. Ito nang nasa ICU si Mrs. Kasi pinapalo-up ko pa rin yun Pandang November. Na ang decision nyo. Sabi nila, ang decision lang daw nila, yun yung pagbibigay ng discount na yun. Wala na. Sa kabila nito, ang programa nagbigay sa kanila ng ilang payo para umusad ang investigasyon sa pagkamatay ni Ana. Nag-blatter na kami sa Galas Police Station. Kaya gulat nga rin yung mga police doon na kausap namin. Kasi talagang, sa picture pa lang makikita mo na kapabayaan na to. Masaklap yung nangyari sa asawa ko. Nagtiwala kami sa St. Luke's. Pero doon sa nangyaring kapabayaan na yun, hindi namin palalampasin yun. Gusto namin makamit kung ano yung dapat makamit namin. Justisya sa asawa ko. Kaya gagawin ko lahat. Kahit na maliit lang akong tao, gusto ko i-expose yung kapabayaan nila. Nito lamang nakaraang linggo,
ay formal nang nagtungo si Erickson sa National Bureau of Investigation upang ihain ang kanilang reklamo laban sa pamuno ng ospital at gumulong na ang investigasyon tungkol sa inireklamong kapabayaan ng ospital at maging ng kanilang mga tauhan. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa ospital sa pamagitan ng tawag at email upang kunin ang kanilang panig sa pangyari. Ngunit ayon sa aming nakausap, kasalukuyang paumano silang nagsasagawa ng imbestigasyon at matatagalan pa bago nila mailabas ang resulta nito. Bawat pasyente ay tiwala na magiging maayos sa kanilang kalagayan, lalo na kapag idinadala ang pasyente sa mga pribadong ospital. Ngunit ang maliliit na pagkakamali, maaring buhay ang maging kapalit dahil sa kapabayaan. Kaya tumaas ang responde na magiging patas ang gagawing imbestigasyon ng ospital at wala silang pagtatakpan upang makamit ng pamilya nila Erickson ang nararapat na hustisya. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.